Singapore. Opo. Nasa Taguig. Si ano, si Maristela Vlog. Bye. Ah, hindi, ang sa akin lang, bye. Salamat sa suporta mo. Alam, simula nung within a month. Gano'n ka na ba? Ka? Isang buwan. Di ba, lima na yung napag-graduate mo na, tulong ko. So, doon masaya na ako. Kasi nakikita ko eh. Yung channel ko, okay lang kahit hindi ako mag-vlog. Kasi sa totoo lang, malaki yung sweldo ko. Totoo lang yan. Malaki yung sweldo ko. Pero nakikita ko sila yun, si Wow Panot, kasi na-raid mo, si Sir Abetsky, si Myrin. Yung iba-ibang kwan dito, si Darren. Yun eh, kahit sabi ko, kahit maging yung channel ko, maging kwan na lang ba, maging, alam mo yun, maging sagrado. Maging daan na lang. O, maging daan. Hindi, okay. Sa totoo lang, si Maristela Vlog talaga, sa mga live ko, talagang ang dami naming na-visit na lima. Limang na mga YouTuber dahil sa kanya. Talagang sinutulungan niya. Salamat kay Maristela Vlog. Yeah, guys, kwenta ko sa inyo, Maristela Vlog, simula pong nakilala ko siya, gumanda po yung channel ko kasi noon po nag-stay lang po ako sa isang lugar as in nag-LS lang ako, halos walang gaanong tao. Nung nakilala ko sila, Rose Maristela Vlog, super thankful ako kasi talagang binibitbit niya yung channel ko kung saang LS. Kaya medyo gumanda. Doon ako natututo na paano makipagsalamuhan ng ibang mga YouTuber. Of course, kay Idol Japper talaga. Super thank you talaga na ang dami mong na-inspire na mga Pilipino. Lalo na kami mga OFW na nandyan talaga yung naabangan yung bawat video mo, yung tawa mo. Lahat-lahat po talaga, Idol. Super thank you po talaga sa aming mga OFW. Masaya mo kami. Okay. Salamat. Bye, Japper. Tagal na rin dito sa live stream. Ha? Salamat. Wala yung homesickness dahil kay Bye, Japper. Salamat. Salamat. Bye, Japper. Salamat. I love you. I love you, Bye. Naghan pa kong ubra pero naglingkot lang today. Thank you so much. World record na yung pinakamatagal. May mga bisaya. Bisaya si Myrin at si Dudes. Pastilan. Kakasabot ko si ng Bisaya yung papa ko taga Cebu. Yung Bisaya, mama, Bisaya. Ano, Ilongga po ako. Bisaya ako. kung ito lang ang ma... Ayaw kung ikaka... May issue lang ako sa naging plakaran ng YouTube channel sa buhay ko. Kasi ako kasi, ang dami kong opportunity talaga na maging bansa. Sobrang dami. Kaya lang, ayaw talagang umalis ng Pinas kasi ayaw kong maniwala sa pamilya ko. Kaya naisip ko rin ng mga nakaraang mga taon, kaya ko naman, mayroon, madiskarte naman sa buhay, kaya ko naman igapang yung pamilya ko. Kaya hindi talaga umalis. Shout out. Kaya nung nagkaroon ng chance na itong YouTube nga, ito mong pasukin, talagang, kung sino man yung nakasubaybay sa buhay ko noon hanggang ngayon, talagang, ang masasabi ko ay talagang napakalaki, hindi lang times 3, times 5, times 10, sobrang laki talaga ng pinagbago. Kaya kung kayo dyan, sa mga OFW, alam ko, ang dami yung nag-YouTube, nagbabaka sakali, huwag kayong basta-basta na mag-decide na dahil monetize na kayo, may sahod na kayo, iiwanan nyo na yung ganyan trabaho. Kaya siya, pinahati kanina pa daw sa pinto. Pag-aralan nyo muna yung channel nyo. Kapag nakita nyo na lumakas na siya, so, kumita na kayo ng times 3 doon sa sinasahod nyo sa abroad, pwede na siya i-give up. Tapos kung nakita nyo talaga na malakas na, talaga ang dami nang nanonood sa inyo, pag-aralan niyo yung analytics sa YouTube kasi doon niyo makikita kung gaano kalakas yung channel niyo, kung gaano kalakas yung kinikita ninyo. Kapag nagiging times 2 or times 3 na yung kinikita niyo within, halimbawa, sabihin natin sa loob ng 3 months, kumita na kayo ng times 3 doon sa sinasahod ninyo or times 2, ganun. Ibig sabihin, palakas na kayo ng palakas. Pwede na kayong siguro i-give up niyo. Kasi kapag ikaw ay OFW katulad ng sitwasyon ninyo diyan, no? Yung mga mahirap ang kalagayan na hindi makapag-vlog ng maayos dahil sa trabaho. Oo, ang hirap talaga. Kapag
kapag naiangat ninyo ang channel ninyo ng ganun, pagdating ninyo ng Pinas, mas maiangat nyo pa yan kasi mas makaka-explore kayo dito eh. Di ba? Isipin nyo, kapag naiangat ninyo ang channel ninyo sa ganyang kalagayan, how much more pag nandito na kayo sa Pinas, mas may explore nyo pa yan, mapa-unlad nyo pa yung channel ninyo. Pero dapat, magiging wise din kayo, kailangan nakaipon na, kailangan malaki na yung maganda na yung takbo ng channel ninyo bago nyo gawin. Kasi baka magsisisi kayo pagdating ng Pinas, di ba? Pero sana lahat kayo magiging successful sa channel. Gusto ko lang sabihin, yung YouTube channel talaga isang hindi talaga siya assurance for lifetime. Opportunity talaga, opportunity. Hangga't nandiyan yan, i-grab niyo yung opportunity. Mag-ingat din kayo sa mga desisyon na gagawin ninyo, no? Baka mabigla kayo. Pero kung nagkaroon ng chance na nag-click kayo sa YouTube, sinasabi ko na sa inyo. Wala. Ako na magsabi sa inyo. Salamat po. Sobrang laki. Sobrang laki talaga. Talagang kaya nga po kami na-inspire kasi as in, nasubaybayan po namin yung buhay niyo, idol. Tapos, umuwi ka ng madaling araw sa Batangas. Dati. Sinusundo ka ni Sir Maddy. Ayan, si Sir Maddy po. Nagpunta na rin dito. Sinurprise na rin ako dito. Nahulog na. Salamat. Oo. Sinurprise talaga niya ako dito, as in. Kaya, yung sa akin lang, basta makita ko yung mga natutulungan ko masaya, okay na sa akin yun. Yun lang. Nagpapasalamat ako by Jack sa opportunity na to. Kasi, yan, si Myrin, matagal na rin talaga na nakikita ko, nagsusubaybay. So, sabi ko sa kanya, yan, makikita mo yung suporta sa team namin. Oo. Salamat din kay JR Lagria. Yan, kasi solid. Oy, at saka pa-shout out kay idol ko si Japper Sniper. kanina may week. Kanino yan? Kaya nga napadilat ako kanina eh. Mayrin's official. Kasama ko si Carlo pala. Yeah. Salamat. Hey, okay, tuloy-tuloy lang. Salamat, bye Japper. Salamat. Thank you so much. Kay lagi. Oy, shout out kay idol ko si Japper Sniper. Solid. Abitski. Maristela Vlog. Bye. Sobrang salamat, solid. Salamat. Thank you talaga. Dodge, huwag kang mag-alala. Follow up natin yan. Salamat. Idol bye. Salamat. Kay Mayrins. Kay Mayrins. Salamat sa time. Hindi ko talaga makalimutan. Ingat.